ninungkundo to, Jason? Tanong niya sa kanyang kapatid nang makapasok sila sa isang napakagandang condo unit sa Taguig, 28th floor unit, 2803. Ate, dito ka muna titira sa ngayon. Tatawagan ko na lang si Kuya Jared kung saan tayo nagpunta. Baka kasi paghanapin ka ng Rocher's family dahil sa iskandalong ginawa mo sa family nila. Naka-live telecast pa naman sa buong Pilipinas at France ang kasal nila Sally at Jared. Hanggang ngayon, namumula pa din ang mata ng kanyang kapatid. Naku, panigurado sikat na ako. Headline, magandang patay, muling nabuhay. Biro niya sa kanyang kapatid. Natawa ito. Ate, ikaw nga yan. Hindi pa rin ako makapaniwalang buhay ka, ate. Ako din. Hindi ako makapaniwalang ikaw yan, Jason. Grabe, ang yaman mong tignan ngayon, Chong, ha? At mukhang naliligo ka na palagi ngayon. Ginulo niya pa ang buhok ng kanyang kapatid. Palagi niyang ginagawa ito sa mga kapatid niya. Ate, masayang-masaya ako. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya. Umiyak na naman ang kanyang kapatid at yumakap sa kanya. Asus, ang kapatid kong singer, iyakin naman pala. Huwag ka nang umiyak, nandito na si ate. Hindi ko na kayo uli iiwan. Papunta na sila mama neneng dito. Hinimatay daw si mama kanina nung mapanood ka sa TV. Parang may pumiga ng kanyang puso. Naiisip niya kung paano kaya nakayanan ng kanyang magulang at mga kapatid ang kanyang pagkamatay noon. She felt sad. Kung pwede lang sana, kumising agad siya noon para nakabalik na agad siya. Napabuntong hininga siya. Miss na miss ko na kayong lahat. Kamusta naman si mama nung nalaman niyang patay na ako? Hindi niya mapigilang umiyak na naman. Naku, ate, halos mabaliw kaming lahat sa pagkawala mo. Ilang buwan din walang tumatawa kahit isa sa amin. Para kaming nangangapa sa dilim, ate. Si mama palagi siyang umiiyak at niyayakap ang mga damit mo. Si Tito Wendelario naman palaging tulala. Awa naman ng Diyos, kahit papaano nakamove on din kami. Kahit konti, dahil alam namin, malulungkot ka kung hihinto namin ang mga buhay namin. Halos hindi makalunok si Wendy sa mga sinasabi ni Jason. Kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan mapahagulgol. Nandito na ako, Jason. Hindi ko na kayo iiwan. Napatingin sila sa malakas na katok sa pinto. Jason, anak! Buksan mo ito! Bilisan mo! Boses iyon ang kanyang mama, neneng. Si mama! Her heart skipped a bit when she heard her mother's voice. Agad siyang tumakbo sa pinto at binuksan ito. Kompleto ang mga kapatid niya. Dala-dala ng mga ito ang mga pamangkin niya. Nandito din ang mama, neneng at papa Wendelario niya. Natulala ang mga ito sa kanya na parabang hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ah, anak ko! Garalgal ang boses ng kanyang mama, neneng, at dahan-dahan itong hinaplos ang kanyang pisngi. Her mother's hand is shaking. Ah, anak! Humagulgol ito sa labis na pangungulila sa kanya. Tumalon agad yung mama, neneng niya sa kanyang katawan upang yakapin siya ng mahigpit. Ang lakas ng iyak nito. Ate! Sabay-sabay nagiyakan sa sobrang tuwa ang kanyang mga kapatid. Iyak din ang iyak ang kanyang papa. Nakatayo na ito dahil sa artificial leg na pinagawa ni Jared dito. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang pamilya. Mama, papa, mga kapatid ko. Niyakap niya ang mga ito habang iyak siya ng iyak. Pinagyan agad sila ng tubig ni Jason. Ma,
Magtubig muna kayo, pasok kayo, sabi ni Jason sa kanila. Uminom muna ng tubig ang mama neneng niya upang mahimasmasan ito. Anong nangyari sa iyo, anak? Paano ka nakaligtas sa aksidente? Tanong ng mama neneng niya. Hindi niyo ba nabalitaan, mama? Ako po si Supergirl. Biro niya upang mapangiti ang mga ito. At niyakap niya ang kanyang mama. Nagtawanan ang mga ito habang umiiyak. Si ate talaga, sobrang saya namin dahil buhay ka pa, ate, Carlita. Oo nga, ate, parang panaginip lang ito. Parang imposible pero nangyayari na, Carlito. Ate, humaba ang buhok mo at pumayat ka. Hinaplos sa plus pa ni Menggay ang kanyang buhok. Menggay, itinulog ko lang yan. You mean, ate, bumangon ka sa puntod mo upang pigilan ang kasal ni Kuya Jared at Sally? Grabe, parang yung mga vampire series na pinapanood ko. Binatuka ni Jason si Carlito dahil sa mga pinagsasabi nito. Nagtawanan tuloy silang lahat. Pinindot-pindot naman ng kanyang mama neneng ang kanyang pisngi. Bakit hindi ka na Agnes, anak? Paano ka nabuhay muli? Natawa tuloy siya sa mga tanong ng mga ito. Ma, unang-una, hindi naman po ako namatay. Nakatulog lang po ako. You mean, ate, nakatulog ka sa dagat sa loob ng 2 taon? Nakatikim na naman ang pabirong batok si Carlito mula kay Jason. Kuya, tigilan mo yung humin-humin mo ha. Anong natira mong gamot? Sabi ni Jason. Napakamot na lang sa ulo si Carlito. Carlito, 2 taon lang akong nawala. Lumawang na yung turnilyo sa ulo mo ha. Biro niya sa kapatid at ginulo niya ang buhok nito. Eh kasi ate, putol-putol ka naman magkwento eh. Pasok muna kaya kayo dito sa living room para maayos makapagkwento si ate. Nagsipasukan ang mga ito sa living room ng condo unit. Titig na titig sa kanya ang mga ito. Halos walang kumukurap. Mama, papa, at mga pangit, huwag nga kayong ganyang tumingin sa akin. Ate, magkwento ka na para malinawan na kami. Para ka kasing isang bangkay na muling nabuhay. Isa pa, Carlito, makakatikim ka na. Sabi naman ni Carlita. Tumahimik na lang si Carlito. Ganito po kasi yun. Nung maaksidente po kami ni Jared, tumalon kami sa gitna ng dagat. Natatandaan ko po kasi, pagtalon ko, tumama yung ulo ko sa matigas na bagay. Hindi ko po alam kung ano yun. Nagising na lang ako, nakahiga ako sa isang kama. May nakapulot po sa akin 2 mag-asawang doktor. Nakumatos daw po ako ng 2 taon. Wow ate, pambihira yung puso mo. Ginising ka dahil ikakasal na sa iba si Kuya Jared. Ibang klase talaga ang true love, napaka-magical. Ano kayang nahitit mo, Kuya Carlito? Nakakunot noong tanong ni Menggay sa kapatid niya. Bakit? Totoo naman ha. Baka dahil may connection yung puso ni Kuya Jared at puso ni Ate Wendy sa isa't isa kaya nagising si Ate Wendy. Pinagtawanan ito ng kanyang mga kapatid. Siguro nga tama si Carlito. Nagising ako para bawiin yung asawa ko. Tama anak, alam namin napipilitan lang si Jared magpakasal sa sali na iyon. Napipilitan? Kunot noong tanong niya. Eh kinuwento ng mga ito sa kanya ang nangyari sa negosyo ng Hoffman. Kung ganun, arranged marriage ang kasal nila? Oo ate, hindi ka naman ipinagpalit ni Kuya Jared. Saksi ako kung gaano kanya kamahal. Napangiti siya dahil tumaba ang kanyang puso sa mga nabalitaan niya. Nawala ang pagtatampo niya kay Jared. Kung ganun, babawiin ko ang asawa ko. Go anak! Napatingin sila sa papa niya, kaya
Nagsigayahan ang mga kapatid niya. "Go, ate! Fight for your love! Thank you, Papa!" Niyakap niya ito. "Anak, void naman ang kasal nila dahil ikaw naman ang unang pinakasalan ni Jared. Ang kasal niyo ni Jared ang valid dahil buhay ka pa. Pero Mama, hindi naman normal na kasal ang nangyari. Royal wedding po yun, kaya may karapatan din si Sally kay Kuya Jared." Singit naman ni Jason. "Alam kong gagawan ng paraan ni Kuya Jared yun." Napabuntong hininga siya. "Kung hindi sana ako na late sa simbahan, sana hindi nakapirma si Jared sa marriage contract nila." "Don't worry, ate. Everything will be alright. Sa bagay, babawiin ko ang asawa ko by crook or by hook. Kung nabawi niya ang kanyang asawa kay Veronica noon, gagawin din niya ang lahat upang mabawi ito kay Sally. I will be his legal wife and his mistress at the same time. Gagawin ko lahat upang mabawi ang asawa ko."